mga tips para mapanatiling makinis ang mga balat ninyo. 6 na tips para hindi tubuan ng magadaming pekas ang inyong mga balat pag kayo ay nagkakaedad na. Para kahit nagkakaedad ay stay flawless ang skin, malinis tingnan. Sa dalaga, binata, kay misis, kay mister ay mapanatili ang looking young. Number 1, kung mahilig sa kamatis, huwag magkakain ng buto ng kamatis. Kung kaya ay puro balat lang, dahil ang buto ang isa sa nagbibigay para magsitubo ang maliliit na pekas na hindi ninyo napapansin sa inyong mga balat habang kayo ay bata pa. At pag nagkakaedad na ay mapapansin na lang na nagbiglang may mga naglabasan na sa braso o mukha na nakapagpapapangit at nagmumukhang matanda ang balat. At malaking tulong pa ang purong balat ng kamatis sa inyong mga mata para maging malakas at malusog ang nilutong kamatis o ginisa ay walang problema. Kahit masama pa sa pagluluto, ang buto at balat ay nagbibigay ng pagganda ng daloy ng hangin sa puso at baga. Number 2, huwag ding magkakain ng pipino na may balat at buto. Malakas din siya magpatubo ng maliliit na pekas na hindi basta-basta makikita habang bata ka pa. Pero pag nagkakaedad ka na ay unti-unti na silang lumalaki nang hindi napapansin. Kaya pag nagkakaedad na ay magugulat na lang ang tao bakit ang balat niya ay dumadami na ang pekas sa braso o mukha. Kaya mga laman lang ang kainin, makakatulong pa sa pagpapalakas ng inyong baga. Number 3, prutas na malakas din magpapapekas ay ang mansanas. Dapat ay walang balat pag kinakain at isa din siya sa nagpapaitim ng guhit sa mga leeg at nagpapalalim pag madalas makakakain ng may balat na mansanas. At kung walang balat naman ang inyong makakain ay maganda pa sa inyong puso at baga para palusugin, palakasin ang resistensya. Number 4, lansones. Malakas din siya magpapekas lalo na pag hinugna. Kung gustong kumain ng lansones ay ibabad muna sa asin at tubig ng 10-15 minuto bago kainin. Nang mawala ang dagta niya na nagbibigay, nagpapapangit ang balat at nagpapagaspang at nagpapalalim ng guhit sa leeg at noo na siguradong nakakapagpatandang tingnan na hindi mo mapapansin hanggat bata ka pa sa balat ng tao. Number 5, sa gulay naman, broccoli ay isa din sa nagbibigay ng pagtubo ng mga maliliit na pekas sa ating balat na hindi talagang mapapansin pag hindi tama ang proseso bago makain. Kung mahilig ka sa broccoli, bago mo isama sa pagluluto ay ibabad muna sa tubig na may konting asukal hanggang malusaw. Pag lusaw na ay tsaka ibabad kahit 5-10 minuto ay pwede na nahugasan at pwedeng-pwede na maisama sa pagluluto. Malinis na siya at makakatulong pa ng gusto para palusugin ang bituka at lalamunan ninyo na makakaiwas pa sa sakit sa bituka at hindi papangit ang balat. Number 6, carrot at lettuce. Ang iba ay mahilig kumain ng press ng dalawang ito. Bago mo kainin, hugasan muna sa kaibabad sa tubig na may konting asin at asukal. 3-5 minuto, saka muling hugasan. At pwede na munang makain na press. Safe ang balat mo sa ibibigay niya na pagpapatubo ng pekas na maliliit at safe ka pa sa pagkulubot ng balat at pag-itim ng guhit sa leeg at pag-itim ng batok. Kaya kung ikaw ay may edad na at mahilig ka sa mga nasabi, nagpapapekas ay gawin ang mga proseso bago sila makain para hindi masyadong tubuan pa ng pekas ang inyong braso at mukha. Ang mga tips na ito ay ayon sa gabay ng ating mga kalikasan na umiikot sa atin araw-araw tulad ng araw, buwan, hangin, ulap at iba pa.
Ito ay binibigay gabay sa tao para mapanatili ang kagandahan ng balat ng tao. Sa susunod pong muli, magbibigay naman ako ng tip para mapanatiling maganda at matagal ang pagtanda ng inyong mga balat na pwede ninyong makain sa araw-araw na mga pagkain. Ito ay pinapahiwatig lang sa akin ng kalikasan na aking binibigay para maging gabay. Mga kababayan, salamat sa inyong panonood. Bukas pong muli sa ilalabas ng video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao, iliwanag, ikapalaran.